Ayun, Doc! Okay naman na. Okay naman, narinig ko rin yung usapan. Maayos naman. Mag-aayos na po. Good morning, Doc. Kay Boy Rolex yan galing, ano? Mukmukaw halata ng halata. Puta tayo dito. Maganda umaga po, maganda umaga. Good morning. Ayun. Actually, napadaan ako kasi may mga group ako ng mga students ngayon na ano na eh, kumbaga, sawang-sawa na sila sa puro na reklamo, pag madating ng SONA. Kasi SONA sa Lunes, eh, di ba? Puro na lang, rally, reklamo, ganyan. Tatanong sa akin, actually, mag-graduate na po ito na, ano ba yung pwede namin magawa para, sabi nila, pwede na magawa para in support naman, kung may dapat supportahan. So, I think right now, ang public ngayon eh, mukhang magiging aware na kung ano ba talaga ang SONA. Para saan niya ba talaga ang SONA? Kasi ang SONA, di ba, paglalatag yan, pagpahayag ng presidente, kung ano nangyari kalipas na isang taon, at kung ano ang gagawin niya susunod na isang taon. Yes. Medyo. State of the nation. Kasi ang problema doon sa mga nagre-reg, hindi mo alam kung ano, lahat na ba eh, kada sino bang presidente ang hindi tinutulan ng mga yan. Lahat na ng presidente tinutulan eh. Ang galing eh. Diba, ang presidente naman open eh. Ano ba magagawa nyo? Ano ba suggestion nyo? Di ba nung nakaraan may nagrarally sa Mindyola, hinarap na presidente. Nung harapin ng presidente, tamimi sila. Ay, nagawa pa ng mga ano ron eh. May barikada na ron. Diba? Kasi yun lang naman eh. Ang presidente natin, hindi katulad ng dati yung ibang mga presidente na hindi mo makakausap. Ngayon, pwede mo makausap ang presidente. Direkta, nakakausap. Na ba katulad dito sa ibang lugar eh? Parehas ba yun? Typical yung ano eh, typical yung may reactionary na grupo, nagreklamo ganyan. Pero titignan natin dito kasi hindi naman lahat ng tao nagreklamo, hindi naman lahat ng tao galit o hindi sumusuporta. Ngayon, iba-iba kasi ang significance ng SONA sa iba-ibang profiles ng tao. So titignan natin, ano ba yung mga profiles ng tao? Unahin natin mga estudyante. Karaniwan, ang significance ng SONA para sa typical na estudyante, wala pang kamalayan sa lipunan is, yes, walang pasok. Oy, half day. Ganun. Sa pamilya naman, may dadagdag ba to sa pagkain sa pagkainan. Sa mga may trabaho, ala, ano ba to? Makakadagdag ba to ng sweldo sa amin? Sa sandatahang lakas, paano ba kami makakatulong? So, iba-iba kasi ang significance pananaw sa bawat tao. Iba-iba ang pananaw. Ngayon, titignan natin, nasaan ka sa mga profiles ng taong yun? Ano ang reaksyon mo, ano ang naitutulong mo, at kung ikaw man ay may reklamo o may saloobin, ano yung right way in order for you to air your views? Yun ang nakikita natin na nagiging namumulat na tayo sa ganong kapalayan. So, kasi Dok, iba naman kasi, niyayala, sumama na, sasama, hindi na maalam kung ano yung pinaglalaban. May kasi budget ito. Kasi magkarali dyan. Ibig sabihin ko, anong dala mong sektor, iba rin ang hinaing mo, ganun? Yes, kaya kung napapansin natin, minsan, nakakatawa na minsan na paulit-ulit na lang yung mga sinasabi nila dahil ang saloobin nila yun kasi. Now, they just are looking for that event na po pwede kaming magsalita, pwede kaming magsabi. And eventually, ang SONA, yun yung nagiging paraan, yung nagiging dahilan nila na pwede na tayo mag-air ng views, magreklamo. Ngayon, ang kailangan nating malaman is paano pa talaga kasi tayo makakapag-air ng views sa gobyerno. Ang SONA, yes, that's it. Diba, ganito lang, Dok, diba? Jeepney driver, mga jeep, masasosyo ng mga jeepney, tutol sila doon sa ipinapanukalan ng gobyerno. Wala naman sila inilalatag na solusyon para sa kanila. Simple lang naman, ako jeepney operator, ako presidente, o ano ilalatag natin? Paano natin makukumbinsa yung presidente na huwag i-phase out yung jeepney? Di ayusin natin yung jeepney. Huwag tayong lumabas siguro isang linggo, pakita natin na walang pollution yung ating jeepney, susunod tayo doon sa batas ng Air Pollution Act. Eh, paano naman yun? Simple. Ayusin mo yung jeepney, hindi bulok. Lalabas siya, hindi bulok. Hindi makakadisgrasa, hindi sira yun, hindi nagwiwigin, hindi sira gulong. Porky na talaga rin. Kompleto lahat. Pag-ilatan mo sa presidente yun, ang presidente natin open. Yan ang tamang kamalayan. Diba, pwede siyang magpito, pwede siyang mag-ano na. O, tigil mo natin yan. Inayos na nito ng gusto-gatong grupo. Itapos tayo. Yes. Ipinaiinit yung ulo ni Porky. May SONA na, Dok. Bakit may nagka-counter SONA pa? Tulad dito. O, katulad yan. Isa rin yung ginagamit nila kasi yung SONA dahil ito yung panahon na kung saan ang publiko ay nakatutok. Ngayon, kapag may SONA, may nagka-counter SONA dahil alam nila makakaride tayo dito sa crowd na nakikinig ngayon. Sana yung sinasabi natin nagka-counter SONA, maayos ang kanyang paglalahad, ang kanilang paglalahad. Panggugulo lang naman. At huwag maging panggulo. Or kung meron man sila nakitang hindi tama,
Ganun po, tama ka Malayan eh. Ibigay yung mungkahe. Dahil ang gobyerno natin yun, especially ang pangulo natin yun, nakikinig. Biro mo, alas 3 ng umaga, alas 4, ang itim ng usok ng mga jeep na... Pero tama ba yun na itatiming mo dun sa panahon na nagsasalita ang Pangulo para ipahayag yung kalagayan ng ating attention bansa. Kasi nandun, kumukuha ng attention na. In terms of getting attention, that's the right time. Pero mukha yatang hindi yun ay karapat-dapat na moment. Kasi pinagbibigyan na nga lang ang sila. Nakakalungkot doon, magiging laughingstock ka ng public na sa tingin mong makikinig sa'yo. Dahil ang publiko ngayon talaga ang nag-i-start na pong makinig. Iyan na nga yung sabi ko eh. Nagtatarungan sila ano ang pwede namin magawa, ano ang pwede namin maitulong. Kasi right now, nakita natin ang suporta ng iba't ibang bibigyan kita sa kalimbawa, sa mga jeepney operator. Di ba doon sa Baguio, sa Cordillera, hindi naman pwede yung di kuryente dahil sa tarik ng pag-aakate mo. Talagang kailangan mo doon gasolina or crudo. Yes. O diba, di ba, nilapit nila kay Secretary Tugate. Kasi sekretary, open, ilalapit sa presidente. Pinaliwanag kasi nila eh. Hindi na kung pwede yung ganun. Right. Kaya doon sa presidente, yung pagpapapalit ng jeepney natin from gasolina, crudo, to kuryente, hindi talaga over sa Cordillera, sa mga matatarik na lugar. Yan si Porky. Yan ang... Kasi Pepe, open naman eh. O sa Metro Manila, sa sobrang sige, PPS out mo talaga yun. Matatanda pa sa kupong-kupong eh. Agad yan pa yung jeepney. Ayun. Talaga, buti na lang. Dapat ilatag natin. Buti na lang na... Yes. Bakit doon? Ting SONA, kung ano yung babanggitin mo, kailangan gawin mo yun. Right. Next year. Kasi nagsabi ka kung ano ang mga plano mo for next year. May time ano naman yun eh. May time frame kung ano sinasabi ng Pangulo. Kahit sinong Pangulo natin nagsasabi ng time frame. Ngayon naman yung tinitignan ng tao, yung sinabi mo last year, ginawa mo na ba? Ayun. Ngayong taon na to. Inilahad mo ba ulit na ulitin mo to o gagawin mo to? Salamat sa pag-guest, Porky. Napakabuti mo talaga na pagbigyan mo kami. Tapos na! Paalam mo na si Ayway! Oh!